Sa kalagitnaan ng kasagsagan ng kasikatan ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, sa dibisyon na lightweight at super lightweight, ito ay dahil nga sa paglibas nga nito sa mga kilabot at notorious na kinakatakutan sa dibisyon na ito, tulad ni Ricky the Hitman Hatton. Manny Pacquiao never fails to surprise me with what he brings to the table. It's always a little better than I thought. At David Diaz. First class. Right on the chin. Dahil nga dito, ay tuluyan na nga kinatakutan at tinakbuhan si Manny Pacquiao mula sa naturang dibisyon na ito, na dahilan upang mapilitan nga pong umakyat sa mas mataas sa timbang si Pacman upang mas sumanap pa ng matitinding boksingerong kayang tumapat sa natatangingan nitong lakas. At sa pagkakataon nga po na ito, ay ang pambato ng mga taga Puerto Rico na si Miguel Cotto ang sumalubong kay Pacman upang pigilan ang namamayapag nga noon na kalakasan nito. Sa mga di po nakakaalam, noong mga panahon na iyan ay si Cotto po ang hari mula sa dibisyon na welterweight. Likas po itong lumalaban at inaatrasan sa timbang na 141 pounds. Ayon kasi sa mga batikang analyst noon, ang lakas daw ni Cotto ay halos katumbas ng isang middleweight boxer o 160 pounds. Kaya naman, bago ang salpukang Pacquiao at Cotto, ay sinabi ng mga ito na mahihirapan at maaaring matulog sa lona ang noon ay number 1 pounds 4 pounds boxer na si Manny Pacquiao. Pero bagamat may mga nagsasabing mahihirapan si Pacquiao kay Cotto, ay marami rin namang naniniwala na gagawin lamang minasang harina ni Pacquiao itong si Cotto. Dahil noong mga panahon na iyan ay si Pacquiao ang nangunguna pagdating sa usapang pinakamabilis na boksingero sa era na ito. Pero ang banat ni Cotto ay di daw uubra ang bilis si Pacman sa kanya, dahil literal na mas mataas ang ring IQ niya kumpara dito, na ang ibig sabihin ay bobo at puro bilis at lakas lang ang alam ni Pacquiao sa pakikipaglaban at hindi ito gumagamit ng utak. May kartada si Miguel Cotto noong mga panahon na iyan na 34 wins, 27 knockouts at isang talo lamang. Samantala si Boss Manny ay may ring record na 49 wins, 37 knockouts at 3 talo. Round 1, nagpakitang gilas agad si Cotto. Pinapakita nito na hindi lang bilis at lakas ang kailangan upang manalo sa isang laban. Pacquiao's head back, pivoted and still knock you out and hit you with any punch from strange angles. Yeah, but already you can see advantage to Cotto, but he's beating him right now with the jab. Body shot by Cotto, or excuse me, by Pacquiao. Left hand body shot. Cotto ducking and slipping, and now tries to get a body shot in on Pacquiao. Cotto is just as bad. Sa pagsapit naman ng round 2, ay pinakita na po ni Manny Pacquiao kay Cotto ang depinasyon at kahalagahan ng isang mabilis na mandirigma. There's the speed advantage for Pacquiao. Cotto will keep going there anyway. Good left hook by Miguel Cotto. Cotto just physically a bigger guy. Now Pacquiao starting to... He's gonna punch so far. And he's gonna see if Pacquiao can take his stuff. Pacquiao hits Cotto with a hard left hand. And another. And another. But Cotto can take the punch. He's not being knocked back. Sa round 3 naman mga idol, dito ay mas lalo pang tumaas ang speed level ni Pacquiao at dito nga nagsimula na ang pagdodomina ni Pacquiao dito kay Miguel Cotto. Manny landed a little right hook in there and follows up by knocking Cotto. Pacquiao beating Cotto to the punch now. No blood. Three hard body shots for stop throwing. Cotto lands his jab. Now when Pacquiao throws, Cotto goes into a little shell. Because of all the speed he's seen. That's Manny's rhythm to go in and out and punch on his left hook countered by Cotto landed. We've seen Cotto in these situations before, and he comes back. Pacquiao getting hit in recent fights. Uppercut snaps Pacquiao's head back. Remember? Great reflections and time and wait to see his little opening. Very few fighters can see. That's why he lives a lot of his fights. Mula naman sa mga middle rounds, mga idol, ay tuluyan nang ang pinaglaruan ni Pacquiao si Miguel Cotto. Pinumukha ni Pacman dito na hindi lang bilis at lakas ang pinapagana niya sa laban na ito, ginagamitan din niya ito ng utak. At this point, he's catching every punch that Cotto throws.
Well, the reason he's taking a breather, Bigfoot had not known for being physical. He may have gone to the ropes to let Cotto throw, thinking he could counter him with something big. Now so. It's Cotto, his back is against the ropes, and he fights his way off. Hurt by that knockdown. The left hand that caused the knockdown. The right hook helped, but the left landed right on the... Jay out from angle to score that. Now there he goes again. Weird punches from weird angles. He can assist standard punches. Straight left hand lands Pacquiao. Cotto backs off again. Cotto just misses with a big left hook that would have done damage. Pacquiao peppering him with punches. And then some. And Cotto is beginning to retreat constantly. And he almost went down again. Left hand shot by Pacquiao. And Cotto tries to finish the round. But he landed it a few times. He can hurt you with punches and not even stand up punches. And when Cotto attacked, tactical retreat. Absolutely. Just as he was in the late rounds against Margarito. Decision to just box is yielding better results than the earlier firefight. But now Pacquiao's backing him off again. Got him against the ropes. Dropped him in 11 to 12 rounds. Probably this fight wouldn't be taking place. Cotto almost landed a big left-hand shot. It glanced off Pacquiao's cheek. Pacquiao gets right up under Cotto's chin. Uppercut. Cotto backs into the corner. He's in big trouble now. The fight could end in a matter of seconds. Holding on. He can't hold his ground. He can't see the punches coming. Trying to counter. Reddy's been pretty good at this, huh? If they're thinking one more, then this is the time. You should do it one before. Go out on his terms. What would the result of the fight be? He said Pacquiao would still win. Pacquiao going to go in for the kill. Man. Pacquiao is looking for KO 11 right here. Cotto still fighting. Sa pagsapit naman po ng round 12, mga idol, ay munti ka na po sanang matapos si Cotto ang buong laban. Ngunit wala na po itong ginawa, kundi takbuhan at ilaga ng mga suntok ni Pacquiao. Halos maligo na rin ang buong mukha nito sa sarili nitong mga dugo. Kaya naman, di na nakatiis ang third man in the ring at tinigil na po nito ang laban. Sa huli, natapos po ang laban via 12 rounds stoppage at ito ang pampitong division na nakuha ni Pacman matapos itong maagaw ang WBO World Welterweight title at ang bonus na WBC Diamond Welterweight title. Ano pong masasabi nyo dito mga idol? Maraming salamat po sa pakikinig at panonood sa ating video.